kita na talagang mapapasana, Olga. Ayon po sa ating insider sa Kongreso, noong nag-recess ang mga mambabatas September 27, 2023, kaya naman pala malalaki ang mga ngisik sa kanilang magagandang mukha ay nagkabigayan ng bonus. Woo! Eh talagang masaya-masaya. Una, naipasa nila yung 5.7 trillion na hinihingi ng Malacanang na budget para sa 2024. 5.7 trillion yan. At kabigayan ng bonus sa lahat ng miyembro ng Kongreso. At ang bonus ay 7 figures. Wow! Hindi po ito kasing laki ng confidential funds. Dahil ang confidential funds, umaabot yan ng 100 milyong piso. Sa ibang opisina, bilyon pa nga. Pero malaki. Sufisyente ito para makapagbakasyon ng ating mga mababata sa susunod na 5 linggo, kasama ang kanilang pamilya, pwede sa abroad, pwede sa iba't ibang bansa, at pwede pa nga siguro isama pati ang mga mistress kung meron, yung mga kabet. Woo! Ang sabi po sa atin ng mga insider natin sa Kongreso, yung bonus na ibinigay ng liderato ay umaabot ng 2 milyon. 2 milyon kada mambabatas. Wow! Kaya pala yung mga ibang staff dyan sa Kongreso, iba, malaki din ang mga ngisi dahil nagkaroon daw ng balato. Woo! Pero hindi pala lahat ng staff ay nakatanggap ng balato. May nakasimangot eh. Kasi daw, wala daw iniwan si boss sa kanila, dumiretso na ng bakasyon. Ang sabi nga sa atin nung isa, eh maski singkong duling, eh wala siyang natanggap. Woo! Pero may isang staff tayong nakausap na ang sabi sa atin, eh para daw maging fair naman sa kanyang boss, hindi naman daw kuripot ang boss niya, nagkataon lang na ito ay panahon ng eleksyon sa mga barangay. Ang campaign period nga ay magsisimula na sa October 19 at ang botohan sa ating mga susunod na leader ng barangay ay sa October 30 na. Alam na alam daw niya na basta ganitong panahon ay kailangan dumukot ng malalim ang kanyang amo sa bulsa para matulungan ng kanyang mga paboritong kandidato sa barangay sa darating na eleksyon. Wow! Pero habang lumalangoy ang ating mga opisyales sa pamahalaan, sa pera, sa salapi, eh ito namang ating bansa ay patuloy atang lumulubog sa utang. Woo! Ayon po sa latest data ng Bureau of Treasury noong August 31, 2023, ang utang ng Pilipinas ay record high na naman. 14.35 trillion. Trillion, ah, letter T. 14.35 trillion. Woo! Ito pong paglaki ng utang ng bansa, eh parang nangyayari dito bago sumapit ang 2nd taon ng Marcos administration, 15 trillion na ang utang ng ating bansa. Wow! Eh yung umupo po ang Marcos administration, ang nadatnan niyang utang ay 12 trillion. So kung magiging 15 trillion, pagkalipas ng 2 taon lamang, lumalabas niya ang average niya ay 1.5 trillion kada taon. Mas malaki pa doon sa inutang ng Duterte administration na napakalaki din. Dahil ang Duterte administration from 2016 to 2022, ang inutang ay 1 trillion kada taon. Umupo si Pangulong Duterte noong 2016 na ang utang ng bansa ay 6 trillion lamang. Pagbaba niya, 12 trillion na. Woo! Ngayon na magdadalawang taon si Pangulong Marcos sa katungkulan, eh papalapit na tayo sa 15 trillion. Hindi ko na ma-imagine kung magkano aabutin tong utang na to bago bumaba sa ang administrasyon ni Pangulong Marcos sa 2028. Eh yun ay kung may magpapautang pa sa Pilipinas.